Narito na ang inyong bagong magiging Sunday afternoon habit sa PGH Radio. It's ang oras ng inspiration, motivation at empowerment sa mga bagong paaralan ng buhay sa online world. Enter for radio online. Invest early in life and be an entrepreneur. Ito ang susi sa inyong tagumpay. Matuto ng mga tips, techniques at best practices sa pagsisimula ng negosyo. Magandang hapon mga ka-entreps, narito na ang programa para sa makabagong negosyanteng Pilipino. Makakasama niyo kami tuwing Linggo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa usapang punong-puno ng kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Maririnig niyo kami dito sa DWIZ 882 at mapapanood sa DWIZ Facebook page. Sa kahusayan at tagumpay ng bawat Pilipinong negosyante dahil dito sa Entrepedyo may puso ang pagnegosyo. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, isang maganda at maaraw na hapon. Maulap ata. Maulan actually. Na hapon sa inyong lahat mga ka-entreps, hatid namin sa inyo ang isang oras ng information, inspiration, motivation at empowerment para sa ating mga bagong Filipino entrepreneurs. Welcome to Entrepedyo sa DWIZ 882, the voice of Filipino entrepreneurs. Yes. So welcome mga ka-entreps, no? Ngayong sabi nga ni Chase, no, maulan na maaraw na ano, ano ba talagang araw ngayon, no, Chase? Lahat na lang ata, ano. So yan nga mga ka-entreps, no. So naramdaman pa rin natin, no. Actually ngayon nararamdaman pa rin, no, yung aftermath ng bagyong Odette. Yes. So talaga nakikita natin sa social media at yung mga nandito sa Luzon, no, yung mga hindi masyado doon naapektuhan. Talagang ang laki lang na dinalang pinsala at saka mga yung tinatawag nating damage po, no, sa ating mga kabayan sa south po, no, lalong-lalo na yan sa Cebu, sa saan pa, Chase? Sa Cebu lang yung karamihan na naririnig ko. Marami kasi sa mga kasama namin din na taga Cebu kaya medyo ano. So before anything else din pala, gusto natin batiin ng magandang or maligayang kaarawan kay Miss Lynn Gonzalez, no, ang ating Queen of the Voice, no, and our voice caster sa Meta Voices. Yes. Good afternoon and happy birthday, Miss Lynn. Happy birthday, Miss Lynn, the Queen of the Voice. And magtatapos na ang taon. Mabilis talaga ang pangyayari ngayong taon na to, no? December 19 na. So, ilang araw na lang magpapaalam na tayo sa 2021, Chase. Ilang araw na lang? Let me do my math here. Mga 11 yan, 12 yan. 6 days. 6 days na lang kasi 19 ngayon, eh. December 19 ngayon po at 6 na araw bago Pasko. New Year actually po yung pinag-uusapan natin, di ba? New Year ba ang sinabi mo? Yan nga eh. Hindi nakikinig eh. And syempre, kapag simula ng taon, panahon na naman ng mga New Year's Resolution. Oh, ano ba nga New Year's resolution mo, Chase? Siyempre, magpapayat. Ano pa ba? Hindi ano naman lagi. Ako rin, magpapayat. Gusto ko rin magpapayat. Magpapayat. Ah, papayat. Okay. Napaisip ako na yung papayat eh. So, mga ka-entreps, kayo, ano ang New Year's resolution nyo? I-chat nyo lang po dito sa ating Facebook page, no? Sa DWIZ 882 AM. Post nyo lang po dyan, mga shoutouts nyo, mga pabati nyo, pati kung may comment kayo mamaya during the interview natin sa ating guest, no? Lagay nyo lang po dyan at isama natin, itatanong natin yan. So, speaking of New Year, ang guest natin today ay si Sir Carlo Calimon. There you go. Siya ang president and co-founder ng Startup Village. Pero bago yan, bitinin muna natin ng konti ang ating mga ka-entreps at magbigay muna tayo ng mga konting paalala. So, ang DWIZ 882, ang Entrep Radio, ay mapapanood nyo at mapakikinggan dito sa website ng DWIZ, which is dwiz882am.com. Mm-hmm. At pwede nyo rin i-download ang DWIZ 882-882 application sa iOS at sa Android. Mm-hmm. Live din tayo sa DWIZ 882 Facebook page. Mm-hmm. At of course, pwede nyo kaming matawagan or matext, no? Ang hotline po ng DWIZ ay 8470-1750 hanggang 54. 8470-1750 hanggang 54.
Kung gusto niyo naman mag-text na lang, nahihiya kayo magsalita, makipag-usap, pwede naman mag-text na lang. Pwede niyo i-text sa 0998-376-6768. So 0998-376-6768. At huwag nyo rin kalimutan, total, nandiyan na kayo sa phone nyo, sundan nyo na din ang Entrep Radio online Facebook page para sa mas maraming pang kaalaman at impormasyon tungkol sa pagnenegosyo. Kaya, like and follow na, mga ka-entreps. Yan. And sa Google, MSME Caravan, no? Paalala lang natin sa ating mga ka-entreps na meron po tayong libre, no? Na mga seminar, webinar po sa internet, essentially, sa Facebook, pwede na mo panood, sa YouTube, no? Ang Google ay nagbibigay ng libreng training po para sa mga MSMEs, no? Puntahan nyo lang po ang website nila, bit.ly/MSMEEntrepRadio. Yan, pag pinuntahan nyo yan, pwede kayo mag-login, mamimili kayo anong gusto nyong matutunan para sa inyong negosyo. Gusto nyo bang pumasok na sa e-commerce? Gusto nyo bang matuto paano gumamit ng YouTube? Yan, no? Malakas na malakas yan. Also, ayan po, meron po tayong Certified Voice Artist Program, CVAP Batch 11, kaka-graduate na ng Batch 10 this year. Actually, they are the last batch for this year. So, Batch 11 magsimula sa January 8, 2022. Wow. Okay, yan. Next year, yan, oh. Daming to. And sign up na, mga ka-entreps. Baka maubusan ng slots. Visit fb.com/certifiedvoiceartist. And that's fb.com/certifiedvoiceartist. Yan. Parang hindi tayo sigurado, Chase, ha? Okay, so kung may comment lang kayo, huwag kalimutan. Pwede pa kayo mag-chat. Comment kayo. Binabasa po natin. Binabantayan natin yan. At, oo nga, no? Since, total, Chase, nandiyan ka na. Nabasa ka na, maligo ka na. Ituloy mo na rin, ano ba ang Entrepedia tip natin ngayong araw na to? Mas bagay. Ayan, mga ka-entres, dako na tayo sa ating Entrepedia tips. Ayan, pag-usapan natin tungkol sa startup ideas. Ayan, so ano nga po ba ang startup ideas? Ito yung mga pinagmulan ng mga negosyo. Nagsimula sila sa iisang idea na dumaan sa maraming pag-iisip at pagsusuri. Kaya po para sa ating Entrepedia tips, simulan natin sa... Ito po ang ating tatlong tips para sa tatlong tips para makagawa ng isang startup idea. Simulan po natin sa unang Entrepedia tip natin na isulat mo ang mga idea mo at palawakin. Ang lahat ng negosyo ay nagsimula sa isang startup idea. At ang isang startup idea nagsimula naman sa isang simpleng idea. Kaya kapag marami ka naiisip ng mga potential na negosyo, makakatulong na isulat ang mga ito. Bakit kamo? Kasi kahit na marami tayong mga naiisip na pwedeng gawin, babagsak pa rin yan sa pagpili ng isang klaseng negosyo. Kapag naisulat o nailista na natin yung mga idea na yan, mas makikita na natin kung ano talaga ang gusto nating tutukan na idea. Mula doon, pag-isipan na natin ng mas malalim ang idea na ito para maayos na nating mapagandaan ang mga susunod na kailangan na gawin. At yan po ang ating unang Entrepedia tip, isulat mo ang mga idea mo at palawakin. Ayan po. So meron po tayong parating na dalawang tips throughout the show. Kaya manatili lang kayo nakikinig dito kasama po ang inyong Mr. Entrepedia. Ito lang po sa Entrep Radio. So yan po mga ka-entreps, no? So tandaan natin yung mga tips na yan at talaga makakatulong yan. Lalong-lalo na kung wala pa kayong maisip. So ipunin nyo lang po lahat ng mga potential na pwede, no? Ano bang, tingnan nyo lang paligid nyo, ano bang pwede natin gawin ba negosyo dito? Usually, ang pagninegosyo po, naghahanap po tayo ng pwede nating masagot o ma-solve, no? Kung meron ba mga problema kayo nakikita, ano ba pwede kong gawin para maayos ito, no? Tapos, pwede nyo nang gawing negosyo. So, yon. And, speaking of mga pwedeng maisip, no? Ang ating susunod na guest ay talagang ito nga naman po ang nakita nilang solusyon para sa mga naghahanap po ng paano ka ba magsisimula kung wala kang alam, wala kang kapital, wala kang makuna ng tulong. And of course, nga pala, no? Ang ating partner na si Miss Faith Pastrana nandito na po. Kapapasok lang.
Yan. Ayan, magandang hapon, mga ka-entreps. Ayan, pasensya na, umuulan. Oo. Sobrang lakas ng ulan. Kasi parang feeling ko yung aftermath ng bagyong Odette talaga nararamdaman pa natin ngayon, diba? Ayan, pero dahil nga pinag-uusapan natin is start-up, diba? Bagong ideas, bagong taon kasi, partner, diba? So ngayon ang guest natin, president and co-founder ng Startup Village. Village? Ano ba to? Lugar ba to? Itanong natin. Anong zip code ba yan? may zip code ba to? San ba to mahanap? Ayan. I think nasa line na natin, no? Nasa Zoom na si Mr. Carlo Calimon. Ayan. Good afternoon po. Sir Carlo, kamusta po? Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa ating programa ngayong hapon. Ayan. Okay. So, bago natin na simulan lahat, no? Sir Carlo, para dun sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, kasi yung ating mga ka-entreps, baka hindi pa narinig ang Startup Village, could you tell us something about yourself and ano bang ginagawa ng Startup Village? Sure. Maraming salamat. So, I've been helping entrepreneurs. Tumutulong po ako sa mga entrepreneurs at sa mga aspiring entrepreneurs for the past 16 years na po. Simula nung matapos po ako mag-aral ng master's ko. And kung saan-saan na po akong bahagi ng Pilipinas, umabot para lang makapagturo ng entrepreneurship. So umabot na po ako ng tawi-tawi para makapagturo. At pinagdaanan ko na yung pupunta ako ng Sagada. 15 hours one way, di ba? Tapos 15 hours pabalik para lang magturo ng tatlong oras. Sulit na sulit. So, sulit na sulit, no? Bukod doon, kami rin actually ang nag-integrate ng entrepreneurship sa National High School Curriculum. Wow. Okay. So kami po gumawa noon from 2006 to 2012 na kahit na yung K-12 na programa, in-adapt po natin yung entrepreneurship curriculum para po doon. No? So yung framework po na gamit ang DEP, yung group po na po namin yung gumawa. Siyempre, bilang nagtuturo ng entrepreneurship, we walk the talk, ika nga, right? So I've started several businesses already over the years, iba't ibang klase. Pero ang common sa kanila is yung pagiging innovative at gumagamit ng innovation and technology. Nagsimula po akong pumasok sa mga mobile apps 2009 pa lang. Very early, that was 12 years ago na pala yun. Pero yung latest po na application na-investa na before, kung kaya't na namunga at nabuo si Startup Village. Kasi yung si Startup Village ay isang startup incubator and accelerator. Basically, tinutulungan po namin yung mga next generation of startup and startup entrepreneurs and founders na kahit na idea pa lang. O, alam mo, kinakatiba kasi ni mga nakikinig siguro sa atin, kinakatiba, sinasabing, gusto ko na magtayo ng negosyo. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, may mga programa po kami na nakakatulong para madiskubre ng mga entrepreneurs kung ano yung pwede nilang mga pasukan ng negosyo. At karamihan dito is yung mga innovative and disruptive. So, ang ginagawa po namin sa Startup Village, marami po kaming iba't ibang programa from what we call this teaching entrepreneurship to pitching to investors. At meron pa kaming immersion trip to centers of innovation. Kaya bago ng pandemya, mga dalawang beses sa isang taon, pumupunta po tayo sa Silicon Valley. Kasi diba yung Silicon Valley, kilala na lugar kung nasaan sila. Sa US, sila Google, sila Facebook, nandun ang headquarters nila. So pupunta po kami doon para makita po natin, didala po ang grupo ng entrepreneurs, startups, estudyante, corporate executives. Bakit? Para matutunan nila kung paano ginagawa sa Silicon Valley para dalhin po din natin ito. So ang ginagawa po talaga ng Startup Village is to help the next generation of entrepreneurs while also helping yung pagbuo ng startup ecosystem dito sa Pilipinas. Kaya nga po kami tinawag na Startup Village kasi di ba dati may proverb na sinasabing it takes a village to raise a child. Mm-hmm. Sabi namin bagay na bagay kasi we all understand that it takes a village, right, to raise an entrepreneur or raise a startup. Kaya Startup Village po yung pangalan. Wow, ganda. Oh, nakakatawa. Actually, itong Startup Village, no, maganda, sobrang ganda niya kasi parang
I think no, ngayon sa panahon na ito, kailangan talaga natin ng tulong, lalo na yung mga ano, bagong negosyante, minsan iniisip na nakakatakot, no, Sir Carlo. Ang dami nilang worry, syempre, pag magsimula ka na nga naman ng negosyo, ang daming risk at stake, 'di ba? So I think yung pagkakaroon ng Start a Village makes them a little more confident na mag-start ng negosyo. Pero ano po ba exactly yung mga programa na ino-offer ng Startup Village? Alright. So, yung unang-una, tama-tama, Faith, pinanggit mo yan, meron tayong programa na tinatawag na The Gift. The Gift is 14 weeks. Ngayon, online po siya, wherein we take yung aspiring startup or entrepreneur through the different stages, meaning self-mastery and environmental mastery at saka what they call this enterprise mastery. Diba yung self-mastery, kailangan kilalanin natin yung sarili natin para malaman natin kung anong bagay na negosyo para sa atin. Mm-hmm. Yung pangalawang aspeto is yung environmental mastery para makita natin ano ba yung mga opportunities sa paligid natin na babagay dun sa mga nakikita nating opportunity. At pangatlo, ano yung enterprise mastery? Tinuturo po natin yung basics na kung paano magpatakbo ng negosyo. Ang napansin po natin kasi sa mga market natin, sa mga aspiring entrepreneurs, magaling tayo makaisip ng bagong idea. Mm-hmm. Pero tandaan natin, iba yung nakakaisip sa idea versus yung pag-execute ng idea ng ito. So, ang ginagawa po natin, binibigyan natin po ng pundasyon through the gift ng ating mga aspiring entrepreneurs para may proper sila na knowledge, ito nga, para pag nandyan na sila, alam na nila kung ano yung gagawin nila. Bukod doon, we have what we call breakthrough pitching sessions. Breakthrough pitching sessions is kapag kahanda na o hasana yung startup, pinapapitch po natin sa potential investors para makakuha ng pondo para maitayo yung negosyo natin. Mm-hmm. So, meron din po tayong programa, what we call this, yun nga, yung Engage, yung Silicon Valley Immersion Trip. Mm-hmm. Binanggit ko po kanina. At lastly, meron po tayo ito bagong-bago. Ang pangalan ng programa is Project Match. Project Match. So, Project Match is a marketplace and resource platform kung saan kinoconnect po namin yung MSMEs at startup. Mm-hmm. Bakit namin ginagawa ito? Kasi, di ba yung startups, di ba, gagaling ng idea, maraming magandang konsepto. Pero ang challenge is, paano ba ibibenta ito? Karamihan ng mga startups, ang kliyente na hinahabol nila is yung mga MSMEs. Mm-hmm. Alright? Yung mga MSMEs naman natin, alam naman natin, kailangan din nila mag-level up using technology. Masalo na nga itong panahon ngayon, itong bagong norm ngayon. So ang ginagawa po natin is pinag-match po natin sila para magkakilam. So meron tayong parang e-commerce site kung saan miski na bumibili ka ng damit, ng gadgets, ang makikita mo dito nagbebenta ng produkto ay yung mga startup. Mm-hmm. Itong programa po ito ay supported, right, by USAID but developed and implemented by Startup Village. Wow. So nationwide po yan. And also meron siyang may libre po siyang learning resource kung saan may mga libreng webinars on digitization, access to finance at iba-iba pa. Libre po lahat yun sa ating mga partners at sa mga nag-register at may libreng mentoring sessions pa. Bukod dun, ito tinatrabaho po natin ngayon, meron po tayong bahagi ng platform na tinatawag nating Access to Finance. Kung saan nandyan na yung mga banko, what we call this, microfinance, angel investors, at saka venture capitalists, at iba-iba pang organisasyon na maaaring magpondo nung growth ng startup at saka ng MSME. Hindi so, lang yun po yung mga Sir Carlo, hindi lang pagpupondo, pati pag-invest po ba rin yun sa startup company na yun, yes, kasama? Kasi may venture capitalist, yes, po kamo, no? Yes. Kasi di ba dalawang side po tayo, di ba? Mm-hmm. Merong MSME, tapos merong startup. VC. So yung sa startup, mostly VC at saka angel investor yung financial access na kailangan nila. Mm-hmm. And sa kabila naman, MSME, ang access naman nila is microfinance, yung mga banko, ganyan. Mm-hmm. So, may occasion sa pwede naman magkaroon ng overlap o ng pagtawid, right, di ba? Pero generally, ayun po yung dalawang mekanismo kung saan nakakakuha ng financial resources yung ating mga partners.
So may business matching na, meron ka pang pwede mapagkunan posible ng mga tutulong sa pag, kunyari mag-invest sa inyong kumpanya, o kaya even magpapahiram ng pera sa inyo, no? So may financing, may investing, and of course may learning component din, di ba? Kasi nga, pwede rin kayong turuan, no? Paano pa? Very holistic, di ba? Mm-hmm. Kasi parang from yung discovery pa lang ng mga mm-hmm. skills mo, nakakatawa kasi parang, alam, maraming negosyante yung maraming gustong gawin. Di ba? Pero maraming gustong gawin. Pero may mga hindrances kasi talaga. So, mandaming projects ng startup village para tulungan ng mga negosyante na any aspect or any actually very holistic siya. So any aspect or any stage, 'di ba, ng negosyo mo, pwede kang tulungan ng startup village, 'di ba? Talagang kumpleto, no? Yung trip na nga lang papuntang Silicon Valley, San Francisco side 'yan, eh. Syempre, talagang napakalaking, 'di ba? Hindi yung kasi pag hindi pa kayo, kunyari, nakabisita sa ibang bansa, o kahit dito na lang, sa ibang mga lugar natin sa Pilipinas, hindi nyo makikita, paano ba sila nabubuhay dito? Paano ba nila ginagawa? So, pag katulad nun, makikita nyo, paano ba yung mga startup sa US, lalong-lalo na sa US, di ba? Pag nakita natin na, ang bilis nila kumilos dito, ang dali lang, very, tinatawag natin dito, flat o horizontal po ang management. Kumbaga, kausap mo kaagad yung boss. Hindi tulad pag medyo malalim o malaki na yung kumpanya, ang dami mong dadaanan bago ka maka-request, bago ka maka... Yung, kumbaga, ang daming layers. Mm-hmm. Hindi tulad pag startup, yan nga ang ginagawa ng karamihan sa mga malalaking companies ngayon, no? Like, katulad ng Google. They're trying to get back to their startup roots. Meaning, sinusubukan nila na maging mabilisan ulit ang pagkilos. Kumbaga, they're taking out the layers, no? So, talagang iba ang level ng efficiency ng startup. Meaning, mas madali kumilos, mas madali makapag-decide, mas madali... So, kailangan natin talaga ng guide na to na para makita natin paano ba ginagawa to talaga. Oh, at saka it's always good to have a fresh perspective. Kasi sometimes when you go out of the country or kung saan man ikaw nagsimula ng negosyo, pag nakita mo paano nila ginagawa sa ibang lugar, sa ibang bansa, there's always a fresh perspective. Kaya madaming lumalabas ng bansa noon, noong wala pang pandemic, di ba? Pero wait lang, kailangan natin sabihin na nagsisend ng regards ang ating voice master kay Sir Carlo. Hi daw, Sir Carlo, from Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Ayan. Sabi niya, he's a fellow Go Negosyo mentor. Ayan. Go Neg din. Mentor, kumbaga. Tama po ba? Yes. Magkasama kami ni Pocholo. Actually, yung huli namin biyahe ni Pocholo, magkasama kami ng 4-5 araw. Umikot kami ng Zamboanga Peninsula. Siguro 2019 niya tayo. Wow. Zamboanga. Yan ang mga gusto kong mapuntahan, no? Oh, yan yung mga hashtag, sana maulit muli. business po tayo dito, hindi po tayo, bawal po muna hugot. Pero Sir Carlo, paano mo maging member ng Startup Village? I mean, ano ba ang requirements? Ano ba ang hihingin ng Startup Village pag mag-a-apply as member? Well, depende siya sa programa na gustong pasukan ng ating mga kaibigan. So, kapag tayong tinatawag natin the gift na program, meron po tayong parang tuition fee, ika nga. Maliit lang naman yung tuition fee kasi syempre, kumukuha tayo ng mga resource people para mag-participate dyan. No? Yung dun sa breakthrough pitching, yan, medyo selective po kami dyan, libre pong programa yon. Kung meron po tayong startup na nasimulan, tapos kailangan ng pondo, kinikilatis din po natin yan bago natin ipresenta dun sa network namin ng mga investors. Si Engage sa Silicon Valley, what they call this, yun, design a process din po tayo. Pero ito po maganda, yung project match po, 100% free kasi supportado po siya ng USAID. So, punta lang po kayo sa website, www.projectmatch.ph, at doon po ma-access nyo na po yung mga binanggit po natin kanina, and all for free, lahat po libre. Right? Whether you're an MSME or a startup, you want to attend the webinar, you want to receive mentorship from our network of potential partners and mentors, that's all for free. Just create an account.
And we're executing this in partnership po with PTI, DICT, and UST, amongst others. So talagang national po yung sakop po natin. Right? And we also have partners internationally from our friends. Siyempre, pupunta tayo ng Silicon Valley. Tapos may network na si Startup Village na mentors at saka mga practitioners. So sila po ay makikilala nyo at makikita nyo sa ating mentorship side sa ating platform. So that's all for free. But if you are interested in just learning some more, just go to our website, www.startupvillage.ph, or hanapin nyo lang po kami sa social media. Hanapin nyo lang po Startup Village Philippines. Mm-hmm. Yun. So yan, no? Sir Carlo, balikan po natin yung mga... Ah, meron pa tayong mga ibang items dito, no? Sige, pag-usapan natin to. Sir Carlo, balikan po natin yan pagkatapos po ng konting paalala. No? We'll be right back. Entrep Radio Online. Welcome back mga ka-Entrep. Si Mr. Entrepedia po nagbabalik para sa ating Entrepedia Tips na tatlong tips para makagawa ng isang startup idea. Nagsimula tayo sa unang Entrepedia Tip na isulat mo ang mga idea mo at palawakin. Ito naman po yung ikalawang Entrepedia Tip, pag-aralan o suriin ang mga kahalintulad na merkado. Sabihin natin na meron na tayong naisip na magandang idea para pang negosyo. Malaki ang demand niya at tiyak na nakikita nga tayo. So, pero bago tayo dumiretso sa pagtayo ng negosyo, tignan muna natin kung meron na bang nakaisip na rin ito. Ayan. Bakit kamo? Kasi kapag may nakita na tayong negosyo na ganung nakatayo na, malalaman natin kung paano ang pagtakbo ng ganong klaseng negosyo at kung ano ang mga hinaharap ng mga ito. Kung wala naman tayong makitang iba at mukhang ikaw lang talaga ang unang nakaisip ng negosyong yun, posible na nakahanap na tayo ng isang kung tawagin ay untapped market. Ang untapped market ay ang pangangailangan ng mga customer na hindi pa nagagawa ng negosyo. Pag tayo nakahanap ng ganun, malaki ang posibilidad na tayo lang ang pupuntahan ng mga customer. At ayan po ang ating ikalawang Entrepedia Tip, pag-aralan o suriin ang mga kahalintulad na merkado. Meron pa po tayong pangatlong Entrepedia Tip mga ka-Entreps, kaya mamaya po yan pagkabalik ng ating Entrepedia. Pag-aralan o suriin ang mga kahalintulad na merkado. Ayan, babalikan natin yung number 3 mamaya. Pero for now, may greetings tayo, partner. May nakita ko sa Facebook. Sabi niya, from Halon Jailon. Tama ba? Halon Jailon? Jailon? Basta. Ayan, sabi niya, gandang hapon po. Merry Christmas. Stay safe and God bless. Ayan, Merry Christmas din sa'yo, Halon Jailon. Kung tama man yung pronunciation ko. Ayan, and meron pa tayong happy listening to Charmaine Sumala, Josephine Zaraspe, and Patrick Gabriel Gonzalez, and Marilyn Gonzalez from The Voice Master, Pucholo de Leon Gonzalez. Ayan, okay. So, nandiyan pa si Sir Carlo, diba? Hi, Sir Carlo. Welcome back. Hello. Ayan. Happy to be here. Yan, nandiyan pa siya. Ayun, so sir, kasi napag-uusapan natin yung negosyo, Startup Village, we want to help yung mga ka-entreps natin nagsisimula negosyo o may idea sa negosyo na gagawin nila. Pero kayo po, Sir Carlo, ano po ang mga negosyong naitayunin nyo? And I heard there is, yung newest is Mobcard, kung tama ako. Ano po yung Mobcard? And ano po yung mga negosyo na nasimulan nyo noon? Actually, yung pinakabago kong negosyo ngayon is yung Startup Village, no? So I co-founded Startup Village with a group of fellow partners, and yung ating Mobcard nasimulan ko siguro mga 7-8 years ago na yun. So it was it's a mobile loyalty app kung saan i-download din lang po at makakita tayo ng mga different merchants, right, na nagbebenta, right, ng mga produkto nila, pero may discount, parang mobile discount card, ika nga. Right? So, all you have to do is you download the app, if you're affiliated with one of our partners, you can enjoy discounts and benefits from our network of merchants. So, yun po, nasimulan po natin yan. Actually, yun yung kumpanya na actually investan ni Metro Pacific Group. Right? Yung group po nila
MVP, ininvestan po yan years ago. So yun po yung negosyo ng that. So actually, dahil dun sa experience natin na pagsimula at pagtayo ng MapCard, yung experience po namin na ma-incubate, na ma-accelerate, ma-investan, yun po yung binibitbit po namin para ma-experience po at matutunan ng next generation. Kasi, to be honest, di ba, entrepreneurship has been around, di ba, sabi ko nga, 16 years ko na ginagawa yung entrepreneurship. Pero yung startup ecosystem po kasi is mas bago. So it's only been around for like what, officially less than 10 years. So very young pa yung industry. In fact, kung alam naman po natin, ipamahagi ko lang, yung Philippine Startup Act o yung batas na tumutulong dapat sa pag-develop ng startup ecosystem sa Pilipinas, last year lang o 2 years ago lang napirmahan. So ngayon pala nagkakaroon ng incentives at saka mga provisions to help startup entrepreneurs grow their respective businesses. Kaya nagkahabol po tayo in comparison dun sa ating mga kapitbahay na mga bansa. Kasi like countries like Singapore or Indonesia, Hong Kong or even China, very advanced na yung kanilang startup ecosystem. Tayo, kahabol pa lang po tayo. I see. So, ibig sabihin, ngayon, at least ngayon, mayroon chance ang Pilipinas na humabol. And sa tulong ng Startup Village, di ba, ma-accelerate yan. Ma-accelerate yung pagsunod ng Pilipinas sa pag-startup talaga ng negosyo. Pero, sir, yung MobCard ba, was it a family business or kayo lang po ang nag-start? No, it's not a family business. I actually started it with some partners. So, we're a corporation. We're an official corporation. So yung mga usually kasi sa atin dito, 'di ba? Actually, yung pinakamalalaking companies dito sa Pilipinas are family businesses, ano? Talagang ang pinoproblema nila ngayon kung kanino ipapasa pag nawala na yung leader eh. Kasi no mga magmamana nito apat ang anak ko, 'di ba? So yung mga tipong ganun, no. So in any case, no, so napag-usapan na natin yung MobCard and yung Startup Village, no. So sir, kayo naman, gusto natin malaman, paano ba nagsimula ang entrepreneurial journey nyo? Paano nyo nasabi, paano nyo nalaman na pag siguro bata po ba kayo, na mahilig na kayo magbenta, mahilig na ba kayong, paano kayo nagsimula, sir? I think, nagsimula yan, bata pa lang ako eh. May desire na ako na maging entrepreneur myself. Pero, kasi I came from a family of doctors po. So, wala po akong impluensya talaga. Puro professionals yung pamilya. So, wala po talaga nag-negosyo. Pero ako, siguro naiba lang ako. Dahil hindi ko magaling sa science. Hindi ganun kataas yung grades ko sa ibang mga subject. Pero sa math, magaling ako. Right? So, dun po ako, magaling ako magbenta. Nung bata pa lang ako, madiskarte na. Naalala ko, nag-ano ko, marami akong mga hobbies. So, syempre, kailangan kong punduhan yung hobbies na yun, pero hindi kaya kasi ng allowance ko eh. So, kaysa naglilinis ako ng kotse o nagbebenta ako ng comic books o sa kung ano ginagawa ko. So, I think doon pala nag-manifest na yung pagiging entrepreneur ko. Pero, since like what I said, wala akong alam, right? Nagsimula na yung biyaheng ito after graduate school. I have a master's degree from AIM. And I guess, na-impluensyahan ako ng professor ko. At ngayon, mga business partners ko, na dati kong professor, to get into it. No? And at the same time, diba, nabanggit po, 16 years na ako nagtuturo ng entrepreneurship. So, syempre, you practice what you teach. Right? So, in the process, natututo po tayo. Right, and yun po yung ina-apply natin sa pag na negosyo po natin. So, I think anybody can become an entrepreneur, whether you're in a family of one, but it is something that you can learn and develop, I think. You just have to have the proper mentors, the proper guidance, and that desire, you know, to really pursue this path. But hindi po madali. Alam niyo naman po, malamang meron na po tayong ibang mga bisita dati na sinasabing sobrang hirap yung
yung pagiging entrepreneur. Pero very fulfilling din naman. Yes. Eh, lalong-lalo na yan pag talagang katulad nga nyo, no, na napilitan kayo, kailangan nyo dagdagan ang, kunyari yung, sabi nyo nga yung allowance, di ba? Kunyari yung mga ka-entraps natin dito na wala pang negosyo, kunyari nagtatrabaho pa sa ibang kumpanya, no? Tapos naramdaman na nga na medyo taghirap na, kailangan madagdagan, kailangan dumami pa or lumaki pa tong kita natin. So, dyan, mag-iisip ka ngayon, ano bang mabilis mabenta? Ano bang magagawa para? Usually, yan ang the fastest, eh. Kumbaga, less effort yan in a sense, no? Kumbaga, pwede ko itong bilhin dito, pwede ko i-benta dyan. Yun yung pinakamabilis kaysa, kunyari, gawa na lang tayo ng mga upuan. Eh, matrabaho talaga yan. Eh, pero kung marunong kayo, skills nyo yan, meron kayong materials, okay na okay po yan. No? So, usually, ganyan talaga ang pagbebenta, ang trading, mabilis. Pero kung may idea din kayo, yeah, buy and sell, diba? Yan, marami. Lalo na ngayon, sabi nga ni Sir Carlo, no? Anybody can be a business owner. Mm-hmm. Kasi lalo na ngayon, meron tayong internet, meron tayong social media, napakabilis magbenta. Patok na patok talaga yung mga online selling, ganyan, diba? And speaking siguro of ano, social media and digital, diba? Ang Startup Village, makikita mo talaga siya. It's very visible sa social media. Mm-hmm. Sir, how does social media actually affect the businesses and Startup Village? Okay, so, alam naman natin na ang Philippines is social media capital of the world. So, very engaged ang ating mga tao sa social media. So, everybody's on it. Malamang kayo, kanina ko pa nalilinig si Faith, check na yun dun sa ating streaming online, sa Facebook pages. So, everybody's there. Para sa atin, no, social media is a major channel to be able to create awareness, to market our products, to educate the market, and eventually to also generate sales. But I think that, especially since the Philippines, na medyo crowded ika ngayon social media, ang napapansin natin yung mga creative at saka yung very consistent in their messaging and their organizations that are able to build a community of followers, they're the ones who are doing very well within social media, right? So, social media to me is just one of the channels. At the end of the day, ang tanong lang is, nasaan ba yung customer ninyo, right? But since our customers generally are in social media, so it's always good to be present there, right? But yes, we can help maximize their social media presence, as I mentioned, to create awareness and really try to sell our products. Oo, yun talaga yung maganda sa social media. Kasi parang, sabi nga parang, itong pandemic, it was a great equalizer, no? Lalo, pati ang social media. Kasi parang, di ba, kahit gano'ng kalaki yung negosyo mo, gano'ng kaliit yung negosyo mo, we can always post on social media. Lahat tayo may access sa social media. Basta may wifi ka, may connection ka. Yan. Ganyan. Pero gusto ko yung sinabi ni Sir Carlo na, you have to be consistent. Kasi minsan pag may negosyo ka, post mo one time, post mo second time, na-excite ka lang. Di ba? Tapos hindi mo na sinundan. Di ba? So, walang consistency. Maganda yung sinabi ni Sir Carlo na parang you have to be consistent. Once mag-start ka ng negosyo, may mga ganun kasi, yung excite lang talaga, nagsimula ng negosyo, tapos hindi na sinundan. Edi, sayang effort. Kung meron ka pang investment, sayang naman. Diba? Parang so, nahirapan ng konti, biglang, wag na lang, dibala na, parang hindi na lang. Diba? Or nakakuha ng bad review. Tapos ayaw na. Ayan, ganun talaga ang negosyo, no? Nangyayari yan, kailangan lang tuloy-tuloy, no? I mean, kaya naman tayo nagtayo ng negosyo para hindi natin to, yung kumbaga bibitawan, ang hirap-hirap kaya, kunyari, nagtayo na kayo ng negosyo, ang hirap kaya magsara ng negosyo. Yan ang isa sa pinaka mahirap gawin dito sa Pilipinas. Madali ka lang mag-apply, no? Ayan. Sa tingin ko, kailangan ma-distinguish yung hobby versus talagang ano yung seriousness ng pagde-negosyo. Right? And kapag yung negosyo natin o yung quote-unquote business natin, yung side business natin, eh hobby pa yan. Pag pa muna natin i-rehistro. So technically, hindi ka pa considered as an entrepreneur at that point. Kasi inaalam mo pa lang, di ba? Parang nage-experimento ka pa lang. So hindi pa natin alam kung ito ba talaga ay para sa inyo. Pero kapag ka alam niyo na, kumikita na kayo, sabi nga namin, makapwa natin mentors, sabi na, kapag ang kinikita mo sa negosyo, sweldo-wise, ay doble, right? Kung kinikita mo bilang empleyado, right? De, baka pwede mo na i-consider na mag-full-time na.
at i-formalize mo na yung inyong yung negosyo. Pero kung ang kinikita mo ay below, right, minimum wage o below pa nung kikitain mo bilang empleyado, tapos parang side business lang to, quote-unquote, hobby pa lang siya. Mm-hmm. So, kumbaga parang hindi pa kasi siya, hindi pa niya kayang i-sustain yung mga pangangailangan nyo, right, at ang pamilya ninyo. So, baka pandagdag lang siya, pang weekend-weekend lang siya, pakatuwaan, right? So, iba pa sa bilang, kapag katotong seryosohan. Mm-hmm. Gusto ko yung advice, yung tips, yun yung sasabihin ko, talagang sa entrepreneur, no, kahit siguro matagal ka nang negosyo, katulad ni Rene, di ba, may matututunan ka pa rin talaga, di ba? Parang, ang dami kong tips na nakukuha kay Sir Carlo na parang talagang you have to take down, di ba? Take down the notes, get it? Pero Sir Carlo, since nagsimula ka na sa mga tips, no, meron ka bang madadagdag na tip, no, kunwari, paano ba, kunwari ako, nag-iisip ako mag-negosyo ko, paano ko ba malalaman, aside from yun nga, kung kumikita na ba ako, or alam mo yung doble na ba yung sweldo ko, anong mga tips ang masasabi mo para malaman ng mga ka-entreps natin, parang guidelines ba? Kung magne-negosyo na ba ako? Simulan ko na ba? O itong idea ko ba, sa palagay ko ba, mag-work? Well, the first is, kunwari, depende yan sa stage kung nasan ka na yan. Mm-hmm. Kung nanong ka pa lang sa unang stage na you're still deciding, right? First is, I think, you have to reflect muna na is this really for you? Mm-hmm. Right? Kasi alam naman natin, very challenging, encounter tayo mga problems, pero at the same time, right, may personality type din kasi yung entrepreneur. Hindi pa natin pinag-uusapan yung binanggit kanina ni Rene na dalan ng pangangailangan. Yun yung first entrepreneur, yung no choice. Yung tipong, parang yung kaibigan ko, napilitan mag-negosyo kasi nawalan ng trabaho si Mister. At hindi kayang sustento ng pamilya ni Missy. So, napilitan siya maghanap ng pansustento sa pamilya. Hindi ko alam po namin na si Bianca's Ice Candy, yun yung kwento niya. Mm. And then, from there, nagsimula ng negosyo. Then, naging successful. But yun, nagsimula dahil sa dala ng pangangailangan. Mm-hmm. Pero meron din yung mga tao na nagsimula because talagang kinakate. Mm-hmm. Right? Talagang meron silang bright idea. Right, na gusto na talagang nilang simulan ng negosyo. And they saw the opportunity. Sabi ko nga, when I teach, ang nakakakita, hindi nakikita ng iba, ang siyang kikita. Mm-hmm. The one who sees the opportunity first is the one who will succeed. Right? So, sometimes, we find an individual who acknowledges na, pwede akong maging entrepreneur, pero kasi may naisip silang magandang idea. Mm-hmm. Pero remember, tama yung nabanggit kanina yung mga idea natin, idea lang siya, hangin lang siya hanggang maging totoo siya. Mm-hmm. And at the same time, kailangan isipin natin na ano ba yung kakaiba dito? What is different in this idea? And does it add value to a group of customers? What problem does it solve? And are your customers or your potential customers willing to pay for the solution that you are providing? Right? Kung may nakita ka mga idea, kasi diba, ang dami natin naiisip na idea. Pero nandyan lang yung idea na yan. Wala namang bumibili. Right? Wala namang nagbabayad. E di ibig sabihin nun, baka hindi pa ito yung panahon para i-exhibit yung idea nito. O baka mamaya kailangan pa natin i-refine yung idea. Or baka mali yung customer na binibentahan natin. So, ang tinatawag natin dyan is kailangan i-validate natin. Validate natin yung idea natin para malaman, ito bang idea na ito? Ito ba ay magiging sustainable at viable na negosyo na pwede kong ikabuhay? At the end of the day, bakit ka ba nag-negosyo? Diba? Mm-hmm. Kasi you want to add value to your customers, but at the same time, you want to create a more prosperous situation for yourself and your family. Take note, hindi ko binanggit na itatayo tayo ng negosyo dahil gusto natin yumaman. Tama. Right? Kasi isipin niyo kung ang mindset niyo pagpapayaman, sabihin natin, nagbebenta ka ng ballpen. Right? Nagbenta ang ballpen. Sabi mo, binin mo nga itong ballpen ko kasi gusto kong yumaman. Bibinin niyo ba yung ballpen na yun? Malamang hindi, di ba? Kasi sabi mo, bibili mo para yung yumaman. Ba't ito tutulungan yung yumaman? Pero kapag ang mindset mo is, binin niyo yung ballpen na ito dahil si Sir Carlo magsasalita.
May mini lecture siya, magbibigay siya ng tips. Kailangan meron akong pang notes na maganda na hindi tumatanong. Oh, magkamali ka, pwede kong i-trace. Bibilhin nyo o hindi? Alamang bibilhin nyo kasi may ginagampanan siyang ano sa iyo, di ba? May value siya sa iyo. It solves a problem that you have. And palit nun, tsaka lang papasok yung pera. Right? Bonus, so kailangan natin ibahin yung mind, yung mindset. If we want to start a business, we help others by solving their problems. And then the money will come in exchange for that. Right? So we have to really focus on what adds value to our customers and what solves their irritants or their problems. Right? And maybe that's where the success that you're looking for, right, bilang isang entrepreneur. Remember, it's a more prosperous life. Right? Meaning, at the end of the day, we are looking for something that will make us happy. Right? What is our definition of happiness? Iba tayo ng definition of happiness, di ba? Yung iba, makakain yung pamilya tatlong beses isang araw, nakakapag-aral yung mga bata, meron tayong bahay, meron tayong sasakyan, pwede tayong magbakasyon, may pangluto tayo ng konti. Masaya na tayo doon. Right? Pero siyempre, yung iba, mas mataas ang aspirations, pero yung iba, mas mababa. Pero pareho lang habol niya. To be happy. Right? Mm-hmm. So if you're also thinking about adding value, ang mindset mo rin is to make your customers happy. Because a happy customer is a customer that keeps on coming back. Right? And it also means that you're able to solve that problem through the products and services that you are offering. Mm-hmm. So, yun ang yung mindset, ayun yung major na may papayo siguro. And ito, dagdag na rin. Remember, don't forget to innovate. Mm-hmm. Ang hirap sa atin kasi minsan, na, mahilig tayong makiuso. Di ba? Sinasabi na natin, kunwari, naalala nyo na uso yung siomay. Di ba? Ano nangyari? Lahat ng tao, biglang all of a sudden, gaya-gaya. Lahat gusto magkaroon ng siomay stand. Nung nauso ang meat tea, lahat gusto magkaroon ng meat tea. Mm-hmm. Yung mga yun, yung mga gaya-gaya, gumaya na. Pero nung napansin ninyo, di ba yung mga gaya-gaya, unting-unting nawawala? Mm-hmm. Bakit? Kasi may hangganan kung saan sila po pwede mangupi dun sa nauna. Kasi lahat ng ginagawa nung nauna, ginagaya lang niya. Right? Hanggang sa naubusan na siya ng ano, ng paraan ng pagkopya. So nagsasara. Pero kung innovative at creative yung ating negosyo, nag-innovate siya dun sa ano, dun sa trends na nakikita natin, they are the ones who prosper also. Why? Because they're improving. Mm-hmm. Diba? They're improving the previous product. In fact, ako gusto ko na may kalaban. Mm-hmm. Bakit? Kasi kapag may kalaban tayo, ibig sabihin nun, may merkado. Proof na may demand. The only question is, can you provide a better product or service than the first? Yan. Right. Mm-hmm. Yun lang yung may papayo ko so far. Oo. Pero alam mo, Sir Carlo, sobrang bitin. Sobrang bitin. Kasi marami pa. Oo, diba? Feeling ko din talaga marami pa. Marami pang pwedeng ikuwento si Sir Carlo. Kasi nga naman, 16 years, diba, of being an entrepreneur, nag-aral siya at nagturo. Diba, nagtuturo. So, Sir Carlo, I'm sure yung mga ka-entreps natin nabitin din, no? I'm sure gusto pa nilang marinig what else you have to say, ano pang pwede mong ituro. Siguro for now, since we're running out of time talaga at hindi natin maririnig lahat ng pwedeng sabihin ni Sir Carlo ngayon, saan po kayo pwedeng hanapin? Ano mga social media kayo pwedeng puntahan? At malaman po yung schedule kung kailan po kayo nagtutok, ganyan. Sure. So, what you can do is look for me on social media. I have a Facebook page, Mentor Carlo Calimon. Just like that page. Wag po yung personal kasi puno na po yung personal. So, Mentor Carlo, look for that page. Another thing also is please like the Startup Village Philippines page because we have announcements there, especially for free. Mm-hmm. Free sessions. Also, please like and sign up for projectmatch.ph. Hindi ko nabanggit po kanina na doon po sa ating platform, meron po tayo, ano, di ba, may mga live webinars, panel discussions, and so on. Lahat po yun, nire-record po namin at pwede pong panoorin anytime for free kasi ginagawa namin sa Knowledge Library. Mm-hmm. Right? So, to be honest, naman sa ano, marami na akong talks na nandun na nakalagay ngayon doon. So, okay. You just have to watch and it's all for free, but watch out also for announcements for live sessions. Not just by me, but also
of other mentors, other entrepreneurs, and other professionals through projectmatch.videos. So, ganun na po kasimple. You'll find us mostly in social media, most of the announcements. But yun nga, if you want to learn and get more tips and pointers, please do create an account for free sa projectmatch.videos. Ayan. Siguro, Sir Carlo, kung hindi nila nakuha, no, you can type in the comment section, Sir Carlo, para madali nilang mapupuntahan yung Facebook page. Okay, so I guess that's all for today, no? Salamat ng marami, Sir Carlo. Talagang ako mismo, ang dami ko rin natutunan. Ang dami ko rin, kahit na medyo matagal ka na sa industriya, marami ka pa rin mapipick up, no? Ayan. Oo, iba talaga yung wisdom talaga pag matagal ng entrepreneur. Ang dami nang pwedeng i-share, ang dami mong matutunan, kahit isang oras lang. Diba? Pero kailangan natin mas mahabang oras. So for now, siguro Sir Carlo, part 2 na lang siguro tayo next time. Next diba? Or next year, bale, no? Next year, mag-part 2 tayo with Sir Carlo, diba? Ayan, so for now, Sir Carlo, Merry Christmas! Ayan, and thank you for joining us this afternoon. Advance Happy New Year. Advance Happy New Year. And ayun, i-welcome natin ang mga ka-entrips natin sa Startup Village. So yun po. Salamat po ulit, Sir Carlo. Happy holiday days, everyone. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you, Sir Carlo. So yan po si Sir Carlo Calimon po, no? So ipopost na lang din niya dito sa ating chat, no? So, or sa comment section ng Facebook page natin sa DWIZ 882 AM, no? Para makita niyo kung paano niyo siya makokontakt. And I think it's time for our last Entrepedia tip. Yep. Oras na para sa ating ikatlong Entrepedia tip. Para sa tatlong tips para makagawa ng isang startup idea. So ang ikatlong tip natin ay gumawa ng disenyo at suriin ito. Ang mga negosyo may mga tinuyong kanya-kanyang mga disenyo o paraan ng pagtakbo. Walang pinagkaya ba yung negosyo natin na magsisimula pa lang? Ang dahilan kung bakit natin kailangan tutukan ito ay para makagawa tayo ng sistema na kakayanin ang mga pangangailangan ng ating mga customer at pati na din ang ating negosyo habang ito ay nagsisimula pa lang. At kung ito ay lumago, kailangan din masikasan ng sistema natin ang mga haharapin ng ating negosyo. At yan ang ating ikatlong Entrepedia tip, gumawa ng disenyo at suriin ito. At yan po ang ating tatlong Entrepedia tip, isulat mo ang mga idea mo at palawakin, pag-aralan o suriin ang mga katulad ng merkado, gumawa ng disenyo at suriin ito. Ayan po ang tatlong tips para makagawa ng isang startup idea. Iyan. Thank you, Mr. Entrepedia Stephen J. Slemen. And so yun. Bali, tatapos na po tayo. Salamat po ulit, oo, Sir Carlo. Oo nga, no? Yes. Parang na dumilim lang ang panahon. Medyo tapos na. In any case, no? Salamat po ulit, Sir Carlo, no? Talagang we appreciate na nandito kayo, nakapag-share kayo. And marami po at siguradong natutunan ang ating mga ka-entreps. Yes. And of course, no, dito sa DWIZ 882, ang susunod na programa po ay ang Senior Citizens Forum with Mengkan Las and Dr. Rene Catan. Oo. At nagpapasalamat din tayo, partners, sa mga ka-entrips natin na sinasamahan tayo every Sunday. Yes, ayan, definitely. Sa ating bagong bahay, ang DWIZ 882. Ayan. Next week, we will see you again, mga ka-entrips. Walang Christmas holiday sa mga ka-entrips, di ba? So, ayan. So, next week, December 26, live na live pa rin ang Entrep Radio. Yes. Maraming salamat din po nga sa DWIZ 882, ang bagong tahanan ng Entrep Radio. Maraming salamat din po kada Sir Alex, Sir Tito at Sir Ness sa mga pagpatuloy niyong pagsuporta sa amin. At pati na rin po sa production team na laging busy dyan sa background. Talagang buhay na buhay ang Entrep Radio dahil sa tulong ninyo. At syempre, maraming salamat kay Sir Choi, the voice master Gonzales, na walang tigil sa pagtulong at pag-motivate sa ating mga kaboses. At syempre, sa inyong mga ka-entreps, inaanyayahan namin kayo kung meron kayo sariling negosyo o meron kayong gustong i-share dito sa mga ating mga Pilipinong negosyante. Mag-message lang po kayo sa amin dito sa Entrep Radio, sa Facebook page namin, o kaya dito diretso po sa DWIZ, no? At posibleng ipasok at sama natin yan sa ating palabas. Yan. Oo. And last reminder, no, kung kayo mga ka-entreps, kasi ang boses sobrang importante yan, eh, diba? Kung interesado kayong mag-isang voice-over artist, sumali na sa Certified Voice Artist Program na ginawa at pinamumunuan ni Pocholo the Voice Master Gonzales. Ang mga online versions na ito ay sessions na ito ay nakatuon upang pagalingin ang natatanging
kakayahan sa pagbuboses. At, mag-start na siya this January ulit. Yes, diba? January 8 sa 2022. At sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang influential speaker sa buong Pilipinas, Pocholo, the Voice Master Gonzales, ma-inspire at ma-inform sa talakayan ng inyong mga ka-entrep sa DWIZ 882 kasama ang inyong lingkod, Rene the Envoy Storalba. At ang inyong lingkod, ang inyong tagabigay ng mga dagdag kaalaman para sa mga negosyanteng Pilipino, ang inyong Mr. Entrepedia, Stephen Chase Lemon. Oh, ito po ay sa pakikipagtulungan ng Certified Voice Artist Program, Voice Acting Academy, Philippines, Meta Voices Talent and Casting Agency, Dubbing Booth Company, Creative Sound Studios, at ang Voice of the Youth Network. Sa ngalan ng nag-iisang Voice Master Pocholo de Leon Gonzales, ako naman po si Faith Pastrana, na nagsasabing thank you and happy and Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Entrep Radio on